Magluluto tayo ng rice rolls. Ito po yung lulutuin natin ngayon. So, papakita ko sa inyo guys kung paano natin gagawin ito. Ito yung mga ingredients na ginamit ko. Chicken, sliced to stripe, and carrots. Yan, ginadgad ko yung carrots guys. At saka itong lettuce, ito, hiniwa ko siyang pahaba, yung lettuce, fresh na lettuce, at nilagang itlog, at ito guys, my husband, I think chocolate again, look at my husband, he will going die without chocolate guys, look, and this one guys, this is a rice noodles. This is rice noodles, that's one. Ibabanyo na lang siya guys, ibabanyo siya sa mainit na tubig hanggang lumambot. Pero mas maganda kung gagamitin nyo ay yung pandaro na brand, na rice noodles. Mas maganda yon kasi pag ibabanyo siya sa tubig na mainit, mga 8 minutes malambot na siya talaga. Pero ito kasi matagal siyang lumambot, kailangan mo pang steam. Ibabad mo tapos i-steam mo para lutong-luto yung noodles. Kasi rice noodles po ito. Ito. Yes. Well, why you don't have clothes? Why you don't have clothes? It's hot today. Okay, baby. And ito ngayon yung ginamit ko guys na wrapper. Ang iba pwedeng gumamit ng wrapper na cabbage rolls naman yon. Parang ganito lang din yung sistema. Pero ito yung ginamit ko guys na wrapper. Maganda kasi siya guys. Malambot siya. So pag nag-wrap ka nito guys, ito, isawsaw mo siya sa mainit na tubig guys. Saglit lang guys. Sawsaw mo siya sa mainit na tubig. Tapos ilagay mo siya sa, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. Ito pala ngayon yung preparation ko. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gagawin guys. So ito yung ginamit kong wrapper. Maganda siya gamitin guys. Kasi ang resulta niya malambot siya. At hindi siya napupunin. So ang gagawin natin ngayon guys, lulutuin muna natin itong chicken. Dapat sarapan niyo yung chicken guys. Masarap ang chicken kasi ang chicken ang nagdadala ng sarap doon sa ating rolls. Ating rice rolls. At chicken ang nagdadala ng sarap. Kasi itong chicken, kasama niya is mga fresh na gulay like carrots, litos, at saka lagyan natin siya ng mint leaves na mabango, eggs. Pwedeng maglagay kayo ng prawns, guys. Yung malalaking prawns, pwedeng maglagay kayo noon. Lutuin nyo muna, tapos balatan nyo, ihalo ninyo sa pagbalot. So, pwede yon. Pero ang ginawa ko ngayon, instead of prawns, eggs na lang, itlog. Depende naman sa iyo guys kung anong style yung gawin ninyong rice roll. So, mamaya papakita ko sa inyo guys kung ano yung paano siya gawin, kung paano siya i-prepare. So, panoorin niyo guys yung susunod natin na procedures guys. Pasensya na kayo ngayon at medyo mainit ang lugar namin dito ngayon. Nasa 40 degrees kami ngayon guys. Sobrang init. So, abangan nyo guys. Huwag kayong aalis. Diyan lang kayo. At panoorin nyo yung susunod nating procedure. At sigurado ako magustuhan ito ng pamilya nyo. Masarap siya guys. MG at vlog. Nandito na tayo guys. Nagbabalot na tayo ng ating rice rolls guys. So, papakita ko sa inyo kung paano siya balutin guys. So, ito na ngayon yung nabalot ko guys. Look. Yes. Papakita ko sa inyo guys kung paano ko siya balutin. Una, ang gawin nyo guys, maglagay kayo ng mainit na tubig sa ganito. Kasi, isa-isa nating isaw-saw ito. Babasain na
Nakukulit siya pag matigas siya. So, ang gagawin natin, guys, basain natin siya ng mainit na tubig. Huwag natin ibabad, ah. Babasain lang kasi para siya lumambot. Yan. Basa, guys. So, ganyan lang, guys. Basain lang siya. So, basa na siya. So, ito yung gagawin natin, guys. So, paano magbalot? So, ganyan magbalot, guys. Ito yung noodles natin, guys. So, lagay natin dyan ang noodles. Rice noodles, dyan. Maglagay tayo ng gulay. Letos. Dito, guys. Letos. Yan. Maglagay tayo ng carrots. Dito. Maganda kung may sprout, guys. Depende sa inyo kung ano yung lalagay ninyo. At itong mint leaves, guys. Kung sa atin pa to ay herba buena, sa Tagalog ay herba buena, guys. Ito yung nagpapalasa dito sa rice rolls na to. Ito yung nagbibigay ng kakaibang lasa. Yan, lagay natin yung chicken. Lagay natin yung chicken. Yan, dyan. Lagay natin yung itlog. Pwede kayo maglagay dito ng hipon, guys. Malalaking hipon. Depende sa inyo, guys. At dapat mabilisan, guys, ang pagbalot nito. Mabilisan kasi itong rice rolls na ito ay masyadong malambot. At dumidikit siya, guys. Yan. Nagandahan niya, guys. Kasi para siyang rabi rice. Nauunat lang siya, guys. Ayan. So, ibabalot natin siya ng ganito. So, ayun na siya, guys. Yan. So, hindi siya napupunit. So, ito, guys, pwede na ito siyang kainin. Ready to eat na po ito, guys. Ready to eat. Maganda dyan, guys, meron kayong sawsawan. Gawa kayo ng sawsawan. Depende sa inyo kung anong lasa ng sawsawan na gusto nyo. Medyo, ang masarap ditong sawsawan is medyo matamis-tamis, maasim-asim. Pero ayaw ko nang, hindi ako naglalagay ng sawsawan kasi yung husband ko, guys, ay hindi mahilig sa sawsawan. So, ganyan lang ang gawa, guys. Itong rice noodles, yung ating lettuce. Again, depende sa inyo, guys, kung anong klaseng gulay ang ilalagay ninyo dyan. Yung menta yan, huwag niyong kalimutan, guys, kasi yan ang nagpapaiba sa aroma ng ating rice rolls. So, makaapat na piraso ka dyan, guys. Eksakto ng hapunan mo or pakalian. Ganito kasi dito, guys. Hindi uso dito yung rice. So, ito, dahil rice lahat ng ginawa natin, ang noodles ay rice noodles. So, hindi na kailangan maghanap pa ng rice, guys. Dito na siya lahat. Pag bibili ka nito, guys, sa mga Asian market, napakamahal nito, guys. Mahal siya, guys. So, swat. Ready to eat na siya, guys. Huwag niyong dublihin mag-ano, guys. Huwag kayong magbasa lahat ng inyong rolls kasi magbabasa inyo lahat. So, eto na, guys. Tapos na yung ating rice rolls. Ito na po siya. Eto na po siya. Yung rice rolls natin, guys. Yan. Yan na yung ating rice rolls. Ang sarap ng ating rice rolls, guys. Eto, guys. Yan. Ito yung rice noodles. Ito yung toppings niya. Ito. Yan. Masarap siya, guys. Subukan nyo, guys. Subukan nyo. Maganda ito para sa mga may handa-handa. Masarap ito. Depende sa inyo kung lagyan niyo siya ng kung gusto niyo ng sawsawan. Pero sa akin, okay na walang sawsawan kasi sinarapan ko yung chicken. Kasi yung chicken po yung nagdadala ng sarap
doon sa ating rice rolls. At isa pa, kailangan po meron kayong herba buena, yung menta leaves. Dapat slice nyo maliit at ilagay nyo doon kasi yun din ang isang naglalagay ng kakaibang aroma sa inyong rice rolls na masarap siya. Sapat na peraso nito guys. Sapat na para mapusok. Sarap. Bukan nyo guys. Kakaibang style. Pero talaga masarap. Bukan nyo guys. Thank you.